Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Pastor Noly po ng Nazareth Baptist Church. Sa araw po ito, ang mensahe po ng salita ng Diyos ay atin pong matutunghayan sa John chapter 3, verse 15 and verse 16. Pero bago po natin basahin, ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob sa amin upang muli ay mapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa pagkakataon ng pag-aaral na ito. Lamang po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Unahin po natin basahin ang talatang 16 ng John chapter 3, verse 15 and verse 16. Unahin po natin basahin ang talatang 16 at pagkatapos po ibabalikan po natin ang talatang 15. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong nanak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ang sinuman sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tatlong mensahe po ang ating makikita sa talata po ito. Una ay ang pag-ibig ng Diyos. Nasaksihan naman po natin at nakita na ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangalawa pong ating makikita ay ang pag-asa. Lalo na po sa panahon ngayon, ang ating pong mundo ay dumaranas ng mga panganib ng digmaan, panganib ng mga salot o salot na dumarating sa mundong ito. Kaya't ang tao ay nalilito at nawawalan ng pag-asa. O ang iba'y nawalan na talaga ng pag-asa sapagkat akala nila ay katapusan na ng mundo. Pero mas mayroong higit na matinding panganib na kahihinatnan ng isang tao. Ito ay ang magtungo sa walang hanggang kaparusahan, ang impyerno. Subalit, salamat sa pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng pag-asa sa ating lahat. Pag-asa na kung ang sinuman sa Kanya ay sumampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay ang pag-asa ng kaligtasan. Na ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi rin po sa aklat ng Epeso, talata pong kapitulo 2, talata pong 8 at 9, na ganito po ang sinasabi. Ito po ay ang pag-asa ng tao ang biyaya ng kaligtasan. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan po ito ay hindi lamang kaligtasan sa panganib sa mundong ito. Ang panganib sa mundong ito ay darating at mararanasan natin. Subalit, ang pinakamatinding panganib ay ang lugar na kung saan ang paghihirap ng kaluluwa ng isang tao. Ito ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno na sinasabi sa aklat ng Apokalipsis
talatang kapitulo 20 talatang 13 hanggang 15 na sinasabi doon na sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Subalit salamat sa pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng pag-asa ng kaligtasan. Na kung ang sino man sa kanya ay sumampalatay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pangatlo po ay ang kapayapaan. Kapayapaan sapagkat kung nasa iyo ang buhay na walang hanggan, ay masasabi mong nasa iyo ang kapayapaan. Sapagkat sinasabi nga ng salita ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. Kahit anuman ang mangyari sa mundong ito, ang sabi nga ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Peter chapter 3, verse 10, ang mundo ay malulusaw sa matinding init. Anuman ang mangyari sa mundong ito, anumang salot o banta ng digmaan ang dumating sa mundong ito, ikaw ay may kapayapaan sapagkat nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ang biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Jesus, kung siya ay iyong kikilalanin sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesus. Kung pagsisihan mo ang iyong kasalanan, na sabi nga sa salita ng Panginoon, ang sino man sa kanya'y magsisi ay magkakaroon ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 2. Kaya't mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng talatang ito. Ang pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng kapayapaan, nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Kaya't ang sino mang tao na nawawala ng pag-asa, nawawala ng pag-asa o nawala na ang pag-asa sa kanyang puso, narito ang salita ng Diyos na maaaring o magbibigay sa kanya ng tunay na pag-asa, pag-asa ng kaligtasan. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe ng iyong salita. Sapagkat dahil sa iyong pag-ibig, kami merong pag-asa at kapayapaan ng aming puso. Sapagkat kami ay mayroong buhay na walang hanggan. Alam po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.